Ang COVID-19 pandemic ay krisis sa kalusugan at krisis sa kabuhayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nitong May 2021, umabot sa 3.73 million Filipinos ang nawala ng trabaho dahil sa kaliwat kanang pagsasara ng mga negosyo. Pero kahit walang statistics, alam nating lahat na maraming mamamayan ang nagugutom. Sabi ng mahihirap, hindi nga tayo mamamatay sa COVID, mamamatay naman tayo sa gutom. Kaya gumagawa sila ng iba't ibang diskarte, makaraos lamang. Kahit anong trabaho, papasukin. Sa ganitong sitwasyon, marami pa rin ang kapit sa pag-asa ng pagiging overseas Filipino worker. Sadly, para kina Jessa Lolo, Solficio Laga at Ernesto Tabuacan, ang pag-asang OFW ay nauwi sa parusa. Ang idinulog sa amin ay hindi sumbong lamang ng tatlong OFW wannabe. Yun ay sumbong ng 200 biktima. Sino ang ng biktima? Ang Sam Stay Travel and Tours. Kuya Mon, sa pangalan na lang na Sam Stay Travel and Tours or Sam and Stay Traveling Agency or Sam Stay Tours ay hindi na pang recruitment agency. Kung gaano kaganda, pakinggan pong mabuti. Almost 3 million Korean won, na ang katumbas ay halos 100,000 pesos na sweldo isang buwan. Opo, Philippine peso yan. Ang trabaho ko no ay farm worker. Ang Sam Stay Travel and Tours ay pinamumunuan ni na Veranda Mama at Mirafuentes, may-ari, at Maria Katrina Cabeltes o mas kilala sa pangalang Cathy Cole Lopez, manager. Ang kanilang mga ahente ay sina Aileen Bantong Pabular, Randy Fermin at Teresa Esteban. Ayon pa sa mga nabiktima, may matatanggap din silang overtime pay, free accommodations and meals sa South Korea. Nangako rin ang Sam Stay ng libreng akomodasyon at pagkain habang naghihintay ng flight papuntang South Korea. Kumusta naman kaya ang sinasabing akomodasyon sa Montalban? Dito po kami nakatira. Ito yung pintuan namin. Ito yung loob. Diyan po sa kaliwa. Yan po may natutulog po diyan ng gabi. Dito rin po may natutulog po rin. Ito po may natutulog po diyan. Dito po ang CR namin. Wala pong pinto. Ang nakalagay lang po ay kortina lang po. Ayan po yung tulugan ng mga lalaki. Sa second floor po ito. Ito po, pakita mo lahat yung kasama yung mga damit, nandyan yung sampayan dito. Wala pong dingding itong second floor. Kaya pagdating po ng gabi po ay napakalamig po rito. Pero wala namang iba pong matutulugan kung dito lang yung mga lalaki. Walang maayos na dibisyon ang CR ng lalaki at babae. Walang dingding ang higaan para sa mga lalaki. Kaya basa sila pag umulan. At hindi ma-observe ang social distancing dahil halos 30 katao, siksikang tila sardinas sa masikip na bahay na ito. Nagtiis ang mga aplikante kasi nga nangangarap sila. Lumipas ang mga linggo at buwan. Ang pangakong paglipad ng 200 applicants papuntang South Korea ay napako. Nasa Pinas pa rin sila, nganga. At ang 100,000 pera na binayad nila for placement fee, nilamon ng scammers ng Sam Stay. Sa magkahalong galit at pangamba, kinontak nila ang Sam Stay Travel and Tours. Nakausap nila dito si Cathy Cole Lopez na manager. They have been given all the details needed with regards to their application now. The problem is we just released their visa. Okay. Okay, and I'm not really understanding as to why what their problem is. If all they have to do is wait. We have the pandemic ongoing. We have never failed to update them. We have given them their visa, their contract. Now they're just waiting for their flight. And we all know that there are no flights yet available. Question is, because your agent did not explain to Kirk and also to John Kenneth that they are going to Korea as a worker, so you should issue a working visa. Why is it tourist visa? First things first po, we have already explained that the working visa that is only issued by the government. They apply to our agency as direct hire. We are direct hire travel agency.
therefore, we cannot issue a working visa because we only issue multiple entry visa. But so you are saying that you don't have a permit from POEA directing... No, we don't have a permit. We have already clarified that. We are very transparent to that we are only a travel agency. But I said, no problem because their visa is not just an ordinary tourist. It is a 10-year validity and it's an open travel since it's multiple entry. Kapag hindi na kayo nahihilo sa pinagsasabi ni alias Cathy Co. Lopez, ang maliwanag ay wala silang lisensya para mag-recruit ng manggagawa for abroad. Ang ipinagyayabang nilang visa ay hindi working visa kundi tourist visa. Kapag tourist visa, hindi ka pwedeng magtrabaho sa bansang pupuntahan mo. Later po, nakumpirma namin na peke ang mga tourist visa. Ayon sa patakaran ng isumbong mo kay Tulfo, hiningi namin ang panig ng isinusumbong kay Kuya Mon. Sa part naman po ng management, ginagawa po nila yung best nila. Actually, meron na po silang booking ng ticket ng mga yan. So, hindi lang po sila makarap na atat-atat lang po sila. So, hindi lang po sila makakapag-antay. Paano kung sabihin ko sa iyo, madam, na yung lahat ng inisyo ninyo na certification, the visa, yung giniklaim ninyo na accreditation niya sa POEA, yung giniklaim ninyo na accreditation ninyo as travel agency sa Korean Embassy, lahat ma'am pay. Hindi naman po some pay po yung nang naka-accredit po doon sa Polo. Pero the name po, wala na po ako nung alam. So sila lang po yung, kasi as a travel agency, sila po yung mag-a-assist for visas. Kumuha kami ng certification na magpapatunay na hindi nga accredited ni POEA ang nasabing agency. Agad naman tayong pinagbigyan ng POEA. Maging ang Korean Embassy sa Pilipinas ay nag-issue din ng public notice tungkol sa pagiging peke ng some state travel and tours. Dagdag ang mga ito sa mga naunang ipinalabas ng POEA at ng Philippine Overseas Labor Office ng embassy natin sa Seoul, South Korea. Iisa ang warning nila, ang some state ay illegal at labag sa batas ang kanilang recruitment ng mga OFW. Nangako si Eileen ng Samstay na sa loob ng 2 linggo ay ibabalik nila ang pera ng mga aplikante. Pangakong muling napako. Inilapit na namin ang kaso sa National Bureau of Investigation na dagdag ang ating aksyon sa reklamong isinampa sa NBI ng unang batch ng mga biktima ng Samstay. Wanted na sa batas ang mga taga-Samstay Travel and Tours. Inilabas ng NBI ang panawagan sa pag-aresto sa kanila. Sa ngayon, may mga nadakip na sa bisa ng warrant of arrest ng korte. Hinihikayat namin ang iba pang biktima ng Samstay Travel and Tours na lumabas at sumama sa paghingi ng hustisya. Turuan natin ng leksyon ang mga nagsasamantala sa krisis ng ating lipunan. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo.